Sir, baka rin po gusto yung mag-comment kasi may earlier reports din po saying that Mr. Dayan is being pressured to link the Vice President to drugs. Ano sa ba? To link the Vice President. Di umano po si Dayan daw po is being pressured to link the Vice President. Pinipressure ka ba? Pinipressure ka daw na i-link yung Vice President? Sino bang gumawa ng istorya na yun? Para bang sasabog yung ulo ko sa kakaisip bakit may mga ganong effort si mawawala ng saysay yung ating honest to goodness na investigation pag lumalabas yung ganyan na mga istorya. Meron bang gusto mag-link kay Vice President Lenny Robredo? Tapos ikaw... Puta, masyado ka naman bilib. Hindi, i-link mo daw sa illegal drug trade. Sir, pwede siya sa mic. Pwede po siya sa din. Kaya nga, i-control natin ito. Okay. Dahil baka mamaya sasabihin niya na... Alam mo na, ha? Ano? I-link mo daw. Walang effort na gano'n. Please, itanggalin niyo sa utak niyo yung gano'n na balita. Parang kuha niyan, part of the... Para bang gusto ng gumagawa ng istorya niya na pagalitin yung taong bayan sa administrasyon na bakit i-link yung dissenting vice president sa ganitong sa illegal drugs na which is very obvious na ano ba naman napakalinis na babae, napakalinis na vice president. Napaka wala naman tayong makitang kuha sa kanya para ganun i-link siya. Sir, just wanted to clarify again. Kasi earlier this morning, sir, ang term ng regional office was surrender. Nag-voluntary surrender si Mr. Dayan. Ngayon, sir, sinasabi niyo po arrested. Ano po ba talaga, sir? Alam mo, maraming gumagawa ng istorya. But please, andito lang ngayon yung regional director, in-explain niya lahat-lahat. Ayan po ang official version ng Police Regional Office 1. In fact, kailan ba niyo ako kinukulit na nahuli na daw? Kaba, ng Orbistondo Police. Yung bang term niyo eh. The other day o kahapon? Kahapon. Oh. Hindi totoo. Sinabi ko sa inyo, hoax yan. Hindi yan totoo dahil tinatanong ko sila. Hindi pa doon lang nahuli. Ngayon lang nahuli. Nung nahuli na kagad na kanina, 11 o'clock, 11:30 something, tumawag agad sila na ito na, nahuli na namin. Huwag kayo maniwala sa mga unofficial sources. So arrested, ito. Sir. Arrested talaga. Okay. May follow-up ako. Arrested. Sir, pwede bang matanungin kay Mr. Dayan lang kung ano po ba yung dinanas niya over the last few weeks na nagtatago siya? At ano po yung nag-compel sa inyo na sumuko na finally? Sumuko? Hindi nahuli, ka siya sumuko. Nahuli. Ano nag-compel sa kanya para mahuli? Sinasabi, sir, pero hindi, sinasabi niyo kasi kanina, sir, di ba gusto niyang sumuko nga? Gusto niya sumuko. Bakit ganun na yung ano niya? Yung... mindset niya nung time. Ano, sir? Pwede po bang magsalita kay Mr. Dayan? Kung, ano, habulan? Yung totoong habulan, saan kayo umabot? Sige, kwento mo. Nung unang araw, hindi, naramdaman ko na sila, na nakita ko na sila, na, yung bundok kasi malaki, sobrang taas. Ang dami kong sugat sa pagkikipaghabulan sa kanila. Pero nahirapan din sila sa akin. Nahirapan sila ng ilang oras lang kasi sa tago, masukal yung bundok. Isang beses, yun ito lang, ito lang pagpunta ko doon sa pagtago. Kaso yung lahat ng exit ng bundok kasi, minunitor namin na nandun pa yung pinsan ko. Kaya alam ko lahat yung exit ng bundok. Kaso nasuko ako sa bukid na. Hindi ko na talaga makatakbo. Sa pag-imbestigate na lang natin yung investigasyon, man. Huwag ngayon. Sir? Sabihin na niya bukas pag tinanong siya doon sa Congress na lahat ang alam niya. Dito baka ma-preempt na yung mga
sasabihin niya. Doon na lang, pag tinatanong siya, sagutin niya. Sir. Sige, next. Sir, para mawala lang yung mga pagdududa, ano po, kasi ang allegation talaga kay Mr. Dayan ay bagman siya ni Senator De Lima. Mm. Once and for all, sir, may we know if he really is the bagman of Senator De Lima. Doon na sa Congress yan. Yes, Congress. Yes, Congress. Sir, mabaya, tanungin mo kung sikreto. Kung tayo-tayo lang, tanungin mo sige, ko. Sir. How about the supposed relationship with the senator? Ha? Inamin naman ni Senator sa kuan, di ba? Sir, how about Mr. Niya? Sir, ikaw, pwedeng one way. Is it true that they are in a relationship? Kami. Totoo po, may relasyon kami. 7 years. 7 years. Sir, just to give a clear picture of what happened during the arrest, hingin ako ng clear picture of what happened during the arrest. Gaano kalayo yung pinagtaguan sa pinanghulihan? Tapos gaano katagal yung habulan? Masabi mo? Sige. Malayo po yan, sir. Sige. Siguro, nagtakbo kami ng sa ilog pa lang, sir. Baka umabot na ng mga 15 kilometers. Hanggang sa napunta ako sa bukid. Nagtanda, dapa na ako doon dahil putik, taniman ng palay. Kung manong arthritis ko, kaya napaupo na ako. Hindi na ako tumakbo. Talaga ikaw na yung sumuko sa tatay. Hindi, nagpahuli na talaga ako. Wala na. Ubus na yun. Wala nang energy. Lubat ka, lubat. Lubat ka na. Wala pa akong... Sir, tanungin lang po namin kung ano kung may message siya kay Secretary Senator Dilim. Ayaw daw niya sagutin niya. Ay sir, ito na lang sir. There is a proposal na dito na lang sa Krame if si Mr. Dayan. So, kung sakali, saan po siya? Kasama ba siya ni Kerwin? Depende kay Juan. Depende sa pamunuan ng Congress kung saan niya gusto ipa kung sabihin ng Congress na dito sa amin, dito tanggapin namin, wala problema. Depende yan sa kanila sa Congress. Next question from Marie, to be followed by John. Good evening. Huwag mo lang pilitin kasi ayaw. Uli, sabi mo niya ayaw. Wala siya masasabi daw. Yeah, tapusin mo lang. Sige, go ahead. Sige. Sige. Ah. Bukas na daw. Respetuhin na lang natin. Respetuhin na lang natin. Next question. Kung gusto mo laman ng totoo, tanungin mo ako mamaya. Huwag lang galing sa kanya dahil bukas na daw niya sabihin. Ayaw niya ma-preempt yung Congress. Baka sabihin na Congress, nauna na tayo dito nag-hearing. Sila bukas pa mag-hearing, tayo nag-hearing na dito. Yung ilimit lang muna natin yung questions doon sa nature ng arrest, kung saan siya na kuhaan ganun-ganun. Huwag na muna doon sa mga punto kung saan itatakil sa Senado. Ha? Anyway, kung gusto niya sagutin, sagutin niya. Pero sa ngayon, I advise you, ganun, doon na lang. Sir, good evening. Wala. In-advisan, in-advisan ba kita na huwag sumagot sa kanila? Hindi, sir. In-advisan kita? Advice si sir. Si Pepe, kaso hindi pa ko handa sumagot sa mga ganyan. Mas maganda kung sa Congress para alam din ng Congress. Sige, sagutin mo kung influence ka ba? Sinakot ka ba?
Wala po, ma'am. Wala. So for the record, wala. Your Honor, ha? Wala. Oh, record, i-record mo yan. Mag-a-mamaya. Sir, good evening. With your permission, pwede bang malaman kay Ronnie Dayan kung kilala niya ng personal si Kerwin Espinosa? Yes or no lang, sir? Malaka. Well, kilala niyo po ba ng personal si Kerwin Espinosa? Bukas. Bukas. Totoo. Totoo.